Kumusta muli mga ka-creepy? Narito na ang part 2 ng The Toys Gone. Intro muna tayo. Siya nang takbo papasok sa kwarto niya at nag-lock ng pinto. Ilang sandali pa'y narinig niya ang mga taong nagbubulungan. Marami silang nagbubulungan ng sabay at hindi niya maintindihan ang mga binubulong na naririnig niya. Nilapat niya ang kanyang tenga sa pinto para mas marinig ang mga bulong nang nagulantang siya sa malakas na katok mula sa labas. Sa takot niya ay napatakbo at napasiksik siya sa ilalim ng kama. Palakas ng palakas ang mga katok. Tila masisira ang pinto sa lakas. Ngunit hindi niya gawain ay nagdasal siya. Pikit matang nagdasal si Gino na sana ay magising siya at panaginip lamang ang mga ito. Laking tuwa niya nang marinig niya ang boses ng kanyang mga magulang. Tinatawag nila ang pangalan ni Gino. Tila umiiyak ang mga ito at nag-aalala. Dali-daling sumagot si Gino at tinawag ang pangalan ng kanyang ina, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Pinilit niyang sumigaw, ngunit tanging ungol lang ang nagagawa niya. Binuksan niya ang pinto, ngunit wala siyang nakita sa labas. Wala ang mga magulang niya. Wala rin ang mga nakaitim at nakaputing nilalang. Paglingon niya sa loob ng kanyang kwarto, nakita niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid, pati ang kanilang kasambahay. Umiiyak ang mga ito habang nakapalibot sa kanyang kama. Nagtataka man ay nasiyahan siya na makita ang kanyang pamilya. Umapit siya sa mga ito at nagtatanong kung ano ang problema. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Gulat na gulat rin siya nang makita ang sarili niya na nakahiga sa kama habang iniiyakan ng mga magulang at kapatid. Biglang lumitaw ang mga nilalang na nakaitim at nakaputi at pilit na hinihila si Gino papalayo sa kanyang mga magulang. Nagpupumiglas siya ngunit wala siyang magawa sa mga ito. Masyado silang marami na humihila sa kanya. Patay na ba siya at sinusundo na ng mga nilalang na iyon ang kanyang kaluluwa? Gusto pa sana niyang magpaalam sa kanyang pamilya sa huling sandali at pagkakataon. Ngunit wala na siyang magawa. Tumigil na siya sa pagpupumiglas at hinayaan na lang niya ang mga nilalang na hilain siya. Tanggap na niya ang kanyang kapalaran. Tanggap na niyang patay na siya. Narinig niya ang kanyang ama na sinabing hindi na niya maramdaman ang pulso ni Gino. Umagulgol sa pag-iyak ang kanyang ina at kapatid. Hindi niya napansin ang kanyang kasambahay. Ito pala ay nakatingin sa kanya na parang nakikita niya si Gino at ang mga nilalang na nakaitim at nakaputi. Parang gustong lumabas ng kasambahay. Ngunit nakatayo sa pintuan ang mga nilalang. Suminyas ang kasambahay sa kanya. Parang sinasabi nito na maghintay muna. Kaya muling nagpumiglas si Gino. Binuhos niya ang lahat ng kanyang lakas para mahila nila papalayo sa pinto ang mga nilalang. Nang wala nang makaharang sa pinto, ay dali-daling lumabas ang kasambahay. Pumunta ito sa likod ng bahay at kinuha ang bungo na nabili ni Jean. Itinapon pala ng kasambahay ang bungo nang maramdaman ng kasambahay ang panganib nito. May matalas na pakiramdam ang kasambahay at may alam din ito sa okultismo. Galing sa pamilya ng mga manggagamot ang kasambahay at ginamit niya ang mga natutunan niya para tulungan si Gino.
dinasalan at sinunog ng kasambahay ang bungo at ibinaon ito. Ang natitirang abo at diniligan ng langis na may halong mga parti ng halaman. Pagkatapos ay kinuha nito ang basang lupa na nabuhusan ng langis at dali-daling ipinahid sa katawan ni Gino na nakahiga sa kama. Pinagalitan ng mga magulang ni Gino ang kasambahay. Wala raw itong respeto sa bangkay ng kanilang anak. Itinulak ng kapatid ni Gino ang kasambahay palabas ng kwarto. Nakatinging lumabas naman ng kwarto ang kasambahay na lalong ikinagalit ng pamilya ni Gino. Tinadyakan ng kapatid ni Gino ang kasambahay na dahilan upang ito ay masusob sa sahig at tumama ang mukha nito sa mesa. Putok ang mga labi at punit ang kilay nito na tumayo at lumabas ng bahay. Naramdaman ni Gino na unti-unting nangihina ang mga nilalang na humihila sa kanya. At siya naman ay palakas ng palakas. Nagawa ni Gino na makalapit sa kanyang katawan. Hinawakan niya ito at bigla na lang siyang nagising. Naghahabol hininga siyang nagpumilit, bumangon sa harap ng gulat na pamilya niya. Napayakap ang ina nito sa kanya. Hindi naman nakagalaw ang kanyang ama. Sinabi nitong isang milagro ang nangyari. Sa kanilang kasiyahan, nakalimutan nila ang kasambahay na hindi nila inisip na nasugatan ito at nahihilong lumabas ng bahay. Ikinwento ni Gino ang lahat ng nangyari sa kanya. Hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang sa sinabi niya. Hinanap nila ang kasambahay para magpasalamat at humingi na rin ng tawad sa nagawa ng kanyang kapatid. Ngunit hindi na nila ito mahanap. Nagtanong-tanong sila sa mga kapitbahay at may nakapagsabi na nakita daw nila ito na naghuhugas ng kanyang duguang mukha sa may ilog. Pinuntahan agad ng kanyang ama at kapatid ang ilog. Habang si Gino at ang kanyang ina naman ay bumalik ng bahay para makapagpahinga. Nang nasa ilog na ang ama at kapatid ni Gino, ngunit wala doon ang kasambahay. Tinawag nila ang pangalan nito ngunit walang sumasagot. Tinangkang tumawid ng kapatid ni Gino sa ilog ngunit nagulat ito nang mapansing malalim pala ang gitnang parti ng ilog. Mula sa gitna ng kinatatayuan ng kapatid ni Gino ay nakita niya ang isang paris ng sandal na gamit ng kanilang kasambahay. Nilangoy niya ito at nakita ang kanilang kasambahay na nangingisay na sa ilalim ng tubig. Sinisid niya ito at tinangkang sagipin. Ngunit tinangay na ito sa mas malalim na parti ng ilog ng malakas na agos nito. Sinigawan niya ang ama para humingi ng tulong na dali-dali namang tumakbo sa kabahayan. Sinisid uli niya ang ilog at pilit hinanap ang kasambahay. Ngunit wala na ito. Tumawid siya sa kabilang parti ng ilog. Nang makita niya ang kanilang kasambahay na umaahon sa ilog, natuwa siya at tinawag ang pangalan nito. Ngunit hindi yata ito narinig. Dumiritso ang kasambahay na naglalakad papunta sa kakahuyan. Nagtaka ang kapatid ni Gino sa nakita niya. Wala na itong sugat at hindi basa ang mga damit nito. Sinundan niya ito sa kakahuyan, ngunit hindi niya ito matagpuan. Dumating naman ang mga tanod na tinawag ng ama niya at dali-daling sumisid sa ilog. Sinigawan niya ang mga ito na wala na sa ilog ang kasambahay at nasa kakahuyan na ito, pero hindi na siya maririnig ng tanod na sumisisid sa ilalim. Ilang sandali pa ay umahon ang tanod. Humingi ito ng lubid at sumisid pabalik. Nagtaka ang kapatid ni Gino kung ano ang ginawa ng tanod at para saan ang lubid. Nanlaki ang kanyang mga mata
nang makitang umahon ang tanod na hila-hila ang bangkay ng kasambahay. Pinilit nila itong sagipin, ngunit wala na itong buhay. Mababa ka sa mukha ng kasambahay na ito ay sugatan. May nakakita din dito na sugatan ito galing sa bahay nila Gino at pasuray-suray na naglalakad papunta sa ilog. Agad na pinaimbestigahan ng barangay ang pamilya ni Gino. Dumiretso sila sa kapulisan. Nasa kasadsaran ng pag-iimbestiga sila nang tumunog ang cellphone ng ama. Tumawag ang ina ni Gino at ito ay umiiyak. Patay na daw si Gino. Para raw itong nalulunod sa tubig, hindi makahinga at sumisigaw ng tulong. Naisalba nga ng kasambahay ang buhay ni Gino mula sa mga sumpa ng bungo. Ngunit dahil sa nangyari ay naging magkarugtong ang kanilang buhay. Pati ang paraan ng pagkamatay nila ay magkapareha. Sa pagkakataong iyon ay inamin na rin ng kapatid ni Gino ang kanyang nagawa sa kasambahay na humantong sa pag-alis nito sa bahay. Tumaan ang isang linggo, nakaburol sa bahay nila si Gino. Nakakulong naman ang kapatid nito dahil sa nangyari sa kanilang kasambahay. Sinasabing muling nakita ang laruang bungo sa isang tindahan ng mga laruan, kung saan hindi ko na alam at wala akong balak na alamin. Panay kamalasan at masamang pangyayari ang dala ng bungo na iyon. Sana'y naibigan niyo ang ating kwento sa araw o gabi na ito. Abangan ang mga susunod pang kabanata dito lamang sa Creepy Short Tales.